Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang talata po na ating pag-aaralan ngayong umaga ay ating pong matatagpuan in the book of Genesis chapter 14 verses 22 to 23. Ganito po ang sinasabi ng talata. But Abram said to the king of Sodom, I have raised my hand to the Lord, God Most High, Creator of heaven and earth, and have taken an oath that I will accept nothing belonging to you, not even a thread of the thong of a sandal, so that you will never be able to say, I have made Abram rich. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang pananasalita, na sa umagang ito'y ating pagpupunayan. Mga kapatid, ang kasaysayan po natin ngayong umaga ay hango sa kasaysayan po ni Abraham. Po, ang pagkapanalo ni Abraham sa kanyang mga kaaway ay nagresulta ng malaking tagumpay, hindi lang para sa lahi ni Abraham, kundi sa buong Sodom. Yung pagkakapanalo niya sa digmaan ay naka-attract ng atensyon ng hari ng Sodom. At ginawa naman po ito ni Abraham bilang pagtulong sa kanyang pamangkin na si Lot. So sa kasaysayan, kung babasahin nyo yung the whole chapter ng Genesis chapter 14, makikita nyo po na sa katuwaan ng hari ng Sodom at gusto niyang maging kapanalig at kakampi si Abraham, pinuntahan niya ito at inalok po niya si Abraham ng napakaraming kayamanan. On the surface, the king of Sodom offers seems a perfect justifiable reward, but Abram, on his conviction, ay tinanggihan niya ang bagay na ito. Sinabi niya doon sa hari ng Sodom, itinaas ko ang aking mga kamay sa Diyos ng langit, ang melika ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa, at nangako ako sa kanya. Nangako ako sa Diyos na hindi ako kailanman tatanggap ng anumang bagay galing sa iyo o hari. Kahit na nga yung pantali man lang ang sa aking sandalyas, hindi ko kukunin sa iyo. Dahil ayokong sabihin mo pagdating ng araw at isumbat mo na kaya ako yumaman ay dahil ikaw ang nagpayaman sa akin. Mga kapatid, ang usapin po ngayon sa ating pag-aaral ay talamak na pangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ang tagpupong ito ay isa sa nakakapangilabot na kaganapan, hindi lang marahil sa Pilipinas, kung hindi sa buong lipunan. Yung pagtanggap ng gantimpala dahil sa pabor, ang lagayan para mapalusot ang iligal na gawain, ang kotong kapalit ng paglilingkod. Mga kapatid, hindi po marahil bago sa inyo ang usaping ito. Sa airport lamang, sa custom, hindi ka po pwedeng lalabas o maglalabas ng anuman na hindi ka maglalagay. Normal po ba ito o ito po'y nakasanayan na lang kultura? Sa airport, yung pong mga porter na ang trabaho ay dapat magtulak ng mga bagahe ng mga dumarating na turista o mga dumarating na mananakay ng eroplano, pero may sweldo na silang ginagawa yon, and yet pagkatapos silang gawin, nag-aabang po sila ng lagay. Marami po nito, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At alam niyo po mga kapatid, mula sa pinakamababang uri ng lipunan, palaki ng palaki po iyan. Napakalaki ng issue ngayon. Sa Pilipinas, sa isang television network. Can you imagine? Pinakasikat na television network sa Pilipinas ay numero unong magnanakaw ng buwis. Can you imagine papaano ito nangyayari sa isang bansa na kung saan ang isang television network na makapangyarihan na pwede niyang i-build up or wasakin ang sinumang nais nilang wasakin o i-promote ang nais nilang i-promote sa pamamagitan ng mga balita, totoo man o hindi,
ay merong kakayahang huwag magbayad ng buwis. Ngayon, naniniwala po ba kayo mga kapatid na nagawa ito ng television network na ito na huwag magbayad ng buwis dahil kursunada lang nila? O meron silang mga binigyan ng pabor para magawa nila ang bagay na ito? Alam niyo po, minsan nakagagalit ang ganitong klase ng mga kalakaran. Pero kung uunawain at titingnan, hindi lang po ito sa television network. Alam niyo po ba, pati sa relihiyon, meron pong relihiyong malaki sa Pilipinas na pagkakasunduan ng buong pananampalataya ng relihiyon na boboto sa isang partikular na kandidato sa politika, ang kapalit naman ay kabayaran galing sa politiko. Sila po yung may mga malalaking simbahan. Sila po yung mga hinahabol ng mga politiko pagdating ng kampanyahan at panahon ng eleksyon. Dahil sila po ay boboto ng solido at may pagkakaisa, hindi dahil matuwid, hindi dahil makadiyos, hindi dahil mahusay ang politiko, kundi dahil ito ang may pinakamalaking payola na ibibigay. Suhol. At ang mga miyembro, sarado ang mga mata, isusulat sa balota ang kanilang mga boto dahil ito ang dikta ng leader ng mga corrupt na mga pastor ng relihiyon. Nakakapangilabot. Nabalitaan ko ho kasi nung isang araw sa Amerika, hinuli ang tatlong leader ng isa ring relihiyon sa Pilipinas. Sikat na sikat din po itong relihiyon na ito dahil nagagawa daw nung leader na magpatigil ng lindol. At alam niyo po ba mga kapatid kung ano ang kaso? Pamimeke ng mga dokumento ng immigration, mga fixed marriage, na kunwari ikakasal, arranged marriage, pagkatapos ididiborsyo sa Pilipinas, mga ginagawa lang po ng mga leader ng relihiyon na ito upang magkaroon ng access para magkaroon ng permanent residency ang mga Pilipino. Na ang kapalit, kukunin ang mga passport ng mga taong ito at sila'y pagpapalimusin in the guise of a Children Joy Foundation na hinihingi sa mga supermarket, sa mga mall, sa mga parking lot para sabihing ipadadala sa Pilipinas para sa mga bata, gayong ang alam ng lahat, ang yumayaman ay ang leader ng relihiyon na merong sariling eroplano, merong sariling napakalaking mansyon at ubod ng daming kayamanan. Nakakapangilabot po ang mga bagay na ito. Ito po ang sitwasyon ng ating bansa sa ngayon. Parang lahat na lang ng bagay ay pwedeng gawin, pwedeng palusutin dahil tanggap ng kultura ang pagtanggap ng payola o ng lagay. Nabalitaan ko po nung araw na ang isang bulag ay nakakuha ng driver's license sa Pilipinas. Paano po nangyari yon? Paano po kaya nakapag-road test ang isang bulag? Pero mga kapatid, nagawang makakuha ng lisensya ang isang bulag, legitimate license to drive. Paano nangyari yon? And can you imagine ang mga bagay na pwede pang mangyari sa pamamagitan ng tinatawag na lagayan? Mga nauhuli sa droga, mga drug pushers na dadamputi ng mga polis, hindi idediretso sa presinto, idadaan sa isang safe house at doon sa safe house ay iipitin, kakausapin ang pamilya ng drug addict para ito ay tubusin at muling palayain. Pera, pera, at pera. Ang mga bagay na sinasabi ko mga kapatid ay hindi parte ng isang clip sa pelikula. Hindi po ito bahagi ng teleserye, kundi isang
katotohanan na nangyayari po sa buhay ng ating bansa at ng bawat isa. Ngayon po mga kapatid, atin pong pag-aralan at tingnan ang atin pong talatang binasa kanina sa buhay ni Abraham. Ito po ang problema sa mga bagay na ibinibigay at tinatanggap. Si Abraham, nung binigyan siya ng kayamanan noong hari ng Sodom, hindi niya ito tinanggap. Bakit po kaya? Po? Pwede namang sabihin ni Abraham, "This is certainly only what I deserve. And after all, it is the custom to do this. Who of us standing in Abraham's shoes would not have thought like this?" Subalit ito nga ang problema sa mga bagay na ibinibigay. Lagi itong may kapalit. "It is impossible to accept this kind of gift without feeling an obligation to the giver." Tandaan po ninyo, once na tumanggap ka ng suhol, hindi ka na po makakawala doon sa pinagkakautangan mo ng loob. Minsan po, pati ang mga pastor eh, hindi po ba? Kaya po minsan, nakakahiyaring tumanggap ng love gift. Though it is but natural, tama naman na magbigay ng love gift kay pastor. Minsan po kasi yung love gift, iaabot sa iyo ng pasimple, dahil marahil talagang ayaw naman nilang makita na may inabot sila sa iyo, para kang pulis na inaabutan ng ano tawag doon, ng lagay sa kalsada, hindi po ba? Pero wala pong masama doon. Wala pong masama doon. As long as ang pagbibigay ay tapat sa puso, bunga ng pagmamahal, walang hinihinging kapalit, okay lang po yun. But the burden of proof right now is not on the giver. No? Kung wala naman talagang masamang intention eh. Ang mabigat po ngayong pananagutan ay nandun sa tumanggap. Kasi ikaw na tumanggap, ikaw ngayon na magkakaroon ng obligasyon na kapag humingi ng pabor yung nagbigay, may hirapan kang tumanggi ngayon. Hindi po ba? So, ganito po ang sitwasyon ni Abraham. Alam ni Abraham na kapag may utang siyang tinanggap sa hari ng Sodom, anytime na kailanganin ng hari ng Sodom ang kanyang military power, yung kanyang suporta sa pakikipagdigma, mangangahulugan ito na kailangan niyang tugunan dahil meron siyang utang na loob, dahil ang kanyang kayamanan ay nanggaling sa hari ng Sodom. Ngayon, ang tanong, paano natanggihan ito ni Abraham? Paano ito nagawang tanggihan ang alok na itong kayamanan? Alam niyo po, mababasa natin sa banal na kasulatan in Genesis 14, no, yung mga preceding verses nito, na bago nakipagtagpo si Abraham sa hari ng Sodom, nakipagtagpo muna siya sa isang hari. At ang haring ito, walang iba kundi si Melchizedek. Si Melchizedek, if you are knowledgeable with your Bible, in the book of Genesis, there is a king that has no beginning and has no end. Hindi alam kung saan nanggaling at hindi alam kung saan nagpunta. Hindi alam kung anong kanyang pinagsimulan. The mysterious Melchizedek was the king that I would like to mention. He steps suddenly out of the shadows and he ministered to Abraham. And just as suddenly disappear from the pages of the scripture, we never heard another word about him until we come to Psalms 110. Sa Psalms 110, where David declares that the king, the Messiah, who will come, is made a priest forever after the order of Melchizedek. Si David binabanggit yung Mesiyang darating, yung tagapagligtas na darating, ay manggagaling sa, ano tawag doon? Sa angkan at lahi ni Melchizedek.
Nakuha niyo po? So, dahil po doon, ay dahil po doon sa pangyayaring ito, si Melchizedek is a man, is a type of the eternal priesthood of our Lord Jesus Christ, who has no beginning nor ending. At sinasabi po ito sa aklat ng Hebreo na itong si Melchizedek ay paglalarawan ng ating Panginoong Jesucristo in the Old Testament. Huwag po nating kalilimutan na imposible po tayong makaiwas sa lagay, sa tukso ng bribery kung hindi po tayo malapit sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito si Abraham ang konklusyon na gawa niyang tanggihan itong hari ng Sodom dahil nakipagtagpo muna siya kay Melchizedek, na si Melchizedek ay epitome of our Lord Jesus Christ in the Old Testament. In fact, ano po ang ginawa ni Melchizedek sa kay Abraham? Binigyan niya po ito ng tinapay at binigyan niya po ito ng alak. Yung tinapay, symbolical of the body of the Lord, and the wine, symbolic of His blood. Inoffer po ito ni Melchizedek kay Abraham. And in return, Abraham gave his tithe to Melchizedek. Nakuha niyo po. So yung paglalarawan po ni Melchizedek ay ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay sa pagbubuhos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. So we're not going to discuss the tithes here. Pero mga kapatid, ang tithes ay ibinibigay yan sa Panginoon. At dito po sa talatang ito, ibinigay po ni Abraham ang 10% ng lahat ng kanyang nakuha sa kanyang pakikipag-ibig. So ito po ang dahilan kung bakit napagtagumpayan ni Abraham ang tukso ng kayamanang iniaalok ng hari ng Sodom. Because of his intimacy and fellowship with Melchizedek, na siyang paglalarawan naman ng ating Panginoon. Nakuha niyo po. Ito po yung pwedeng maging instrumental para tayo magtagumpay sa mga bribe, sa mga tukso na iniaalok sa atin ng mundong ito. Hindi ko po alam ano yung sitwasyon ng inyong paghahanap buhay, ng inyong pagninegosyo, kung paano pumapasok ang pananalapi sa inyong mga tahanan at sa inyong mga buhay. Hindi ho masamang maghanap buhay. Hindi masamang kumita ng pera, hindi masamang magnegosyo. Pero mga kapatid, huwag po tayong makikipagkompromiso. At tandaan po natin, napakasarap kumain ng pinanggalingan ng pagkain ay bunga ng pawis at ng ating hirap. Hindi bunga ng lagay, hindi bunga ng panunuhol, at hindi bunga ng hindi natin pinaghirapan. Amen? Nang dumating ang hari ng Sodom, madali niyang nasabi na hindi ko kailangan ang kayamanan mo. Take your little toys and run back to Sodom. I want none of it. I want no man to say that he has made Abraham rich. If anyone makes Abraham rich, it will be God. And the same principle I would like to apply to my life. I want none of it. I want no man to say na kaya si Pastor Ruel ay nakarating sa kalagayan niya dahil ako ang naglagay sa kanya dyan. Mga kapatid, mataas ang aking ulo at makakatingin ako kahit kaninong mata na kung anuman ang kalagayan ko sa buhay ngayon, ang Diyos ang gumawa at nagbigay nito sa akin. Hindi ako kailanman tumanggap ng anumang suhol para sa ministeryo at sa gawain ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. I hope naging paalala sa inyo ang buhay na ito ni Abraham. There was a time in his life na tinukso siya ng malaking kayamanan, inalok nito, pero nagawa niyang tanggihan. Dahil alam niya na ang motibo sa likod nito ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Napakasarap po na mamuhay na ang laging hinahanap ay yung gusto ng Panginoon. May mga bagay
na tila hindi naman mali. May mga bagay na tila hindi naman kasalanan. May mga bagay na iniaalok sa ating harapan na tila napakadali nating akapin at kunin. Pero suriin po natin, baka po sa bagay na ito, napapakompromiso ang ating paninindigan bilang isang Kristiyano at ang ating pananampalataya. Magandang araw po sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y saglit na dumulog sa ating Diyos para po sa isang panalangin. Maraming pong salamat aming Panginoon sa umaga pong ito. Marami pong salamat sa iyong pangunguna sa amin. Marami pong salamat sa mensaheng aming napakinggan. Sa paalala po, Panginoon, ng katotohanan ng iyong mga salita. Sana po, sa pamamagitan ng bagay na ito, ay makapagbulay-bulay kami sa kalagayan namin sa paghahanap buhay, sa kalagayan namin papaano i-handle ang amin pong resources na tinatanggap sa araw-araw. Lagi po namin kikilalanin, Panginoon, ikaw ang aming tulong at sa iyo at sa iyong mga kamay, patuloy kaming aasa. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid, ang mga tagapakinig ng Tinig ng Pag-asa, ang mga pagpapala na nanggagaling sa iyo, iparanas mo sa kanila kung hindi ito labag sa iyong kalooban. At kung may kahilingan para sa kagalingan o anumang mga bagay na matuwid na ayon sa kalooban mo, pwede po bang paglambingan ka namin na ibigay mo sa kanila ang sagot sa kanilang mga dalangin. Sa iyo po, Ama, ang papuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Mga kapatid, ang Winnipeg Unida ay nasa Deliverance Center Church, 1831 Salakag Avenue, Winnipeg, Manitoba. Meron din po kaming pananambahan sa East. Ito po ay nasa 651 Sandhurst Avenue, Winnipeg, Manitoba, sa Grey United Church. 4:30 naman po ng hapon ang pananambahan doon sa East Winnipeg. Meron din pong gawain sa dako po ng Grand Prairie sa Alberta sa pangungunan ng Pastor John Ocon, sa Fox Creek, Alberta sa pangungunan ng Pastor Jay Gayas, sa Edmonton nakakasimula pa lamang po. Pinangungunahan po ito pangkasalukuyan ang Pastor Ruben Del Rosario at ang Pastor Ruben Del Rosario naman po na pastor ng Liduk at ang Calgary Unida Christian Church sa pangunguna naman ng Pastor Raymond Macatumpay. So kaya po marami na po tayong simbahan dito sa Canada, kaya kung meron pong mga kababayang Filipino na magmamigrate dito, hanapin niyo po kami. At matatagpuan niyo po kami, makipag-ugnayan po lamang kayo sa inyong lingkod, 204-807-0329 ang aking numero. So just give me a call and I will connect you to the churches here in Canada. Ang Winnipeg po ay may mga small group din where you can join. Iba't iba po yung mga small group at akin pong i-coconnect kayo kung saang small group ninyo nais na mag-join. Huwag niyo rin pong kalimutang i-share ang video ito sa mga kaibigan ninyo at sa mga mahal ninyo sa buhay. Mga kapatid, meron din po akong YouTube channel. Naglalaman po ito ng dalawang klase ng pagkain. Ito po ay ang pagkain physical at ang pagkain spiritual. Makakapanood po kayo sa aking YouTube channel ng mga iba't ibang luto na iniluluto ng inyong lingkod, mga simpleng recipe na pambaon sa inyong mga anak, mga simpleng pagkain Filipino na marahil nami-miss nyo, nandoon po ang paraan kung paano ito lulutuin. So, binabati ko po ang mga nakasama natin ngayong umaga, si Ate Ading at si Kuya Dante Hinido, si kapatid na Evelyn Sulabo, si Ate Lisa Cruz. Good morning, Ate Lisa. Namiss na namin kayo. Namit ko na rin po ang inyong kapatid kahapon. Si Kuya M.A. Paredes, si kapatid na Emmanuel de Guzman, si Bunso, si Lily Camialu, si Ate Nelia Ramos, si Ate Yoli Kerubin, si Ate Stella Sarmiento, si Ate Celia Go, si Ana Ramos, si Lorna, Ate Lorna Melo, si Pastor Albert Lopez. Good morning, Pastor Albert and kay Agnes. Si Mimi, Silya, Mimi, I hope you're okay now. Wala na yung iyong corona. Ganon din po kay Ate Dori Paredes Lumbes, magandang araw po sa inyo. Kay kapatid na Miriam Galvan, kay Yayi Estrellado at kay Pastor Alan.
kay Atenora de los Reyes, kay Darren Sakdalan, at kay Marnet. Ganun din po kay Eulalia Moniz. Magandang araw po. Kay Jasmin Lucero, kay Mark, Brother Mark Reson, kay Kuya Larry Montillano, kay Jenjen Makatumpag, at kay Pastor Raymond Makatumpag, kay Annalisa Mendoza, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay Nanay Hilda Mendoza ng Fox Creek. Ganon din po, yan. Sabi po ni Ate Lisa, Pastor, no worries, blessed handshake lang po yun. Yun, pag kinakamayan nyo daw po yung pastor, na may laman yung inyong kamay, pag kumakamay, may pera yung kamay nyo habang kinakamayan nyo si pastor, blessed handshake. Yan, opo, maganda po yan, Ate Lisa. Lalo na po at talaga namang totoong bunga ito ng pagmamahal. Yan. So, kamayan nyo lagi yung pastor ninyo ng blessed handshake. Urso Cardona, magandang araw kapatid. Ate Rachel Santa Maria, good morning. Kapatid na Gloria Barco, magandang araw po. Nanay Gloria. Ate Laila Lontok, good morning sa iyo. Ate Marie Cruz, ganun din po kay kapatid na Meg Malabanan. Kay Ruben Manabay, magandang araw sa iyo kapatid. Kay Pastor Paul Michael Toledo Maynes. Pastor Paul, Pastor Mike, magandang araw. Ganun din po kay Jason Santito, good morning Jay. Kay Rosemary Villa Gomez, kay Kuya David Sarte Manipol, kay RM Torsende, kay Erwin Bulabog, kay Ate Agi Victa, kay Arlene Paras, Arlene Paran Ones. Arlene, magandang araw sa iyo. Kay Ate Joyce Pakinggan at kay Gladys Maulyon. Ayan, so pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. I hope everything is okay with you. Yung mga hindi ko po nabate, ipagpaumanhin na po ninyo. At ang biyaya nawa ng Panginoon ang patuloy ninyong maranasan sa araw-araw. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Will Camia po, para po sa tinig ng pag-asa. God bless everyone.